Hello! Maganda ko, promise! O, di ba? At dahil dyan, nakakaganda talaga ang mga gays. O, kaya ang ating guest ngayong araw na to, nanalo siya sa Drag Race Philippines. Kaya andito siya si Precious. Hi, Ma. Hello po. Diba? Hello po. Hello. Magandang araw po sa inyo lahat. Maganda. I-introduce natin ang mga kasama mo, di ba? Yes, o, lang, po. To my right. Ay, mas magandang mag-antay ng tamang panahon kaysa masaktan ka lang paulit-ulit sa maling pagkakataon. Ako po ang inyong lingkod, Melon Takay, 65 years old. At kung hindi sana ako nagmahal noon, ang dami ko sanang naipundar ngayon. And I, thank you. Maganda yun. Gusto ko yun. Ganun lang ganun. Natawa ka. Buti na lang po talaga, hindi na lang ako magmamahal para may maipon ako. Oo, buti na lang. To my left. Hello, hi. My name is Flor Bien Jr., a.k.a. Amparo Muñoz. Miss Universe 1974. Always put a rainbow of love in your heart so that we can have a peace and unity. And I thank you. Aw, diba? My other left. Pleasant day to all of you. My original name is Rico Medestreyes. I stand by the name of my mother's maiden name, Elizabeth Oromedes. And at this point, I would like to leave a special message to everybody that love is not based on sex alone. It is based on trust, respect, and honesty. And one thing more, to cease to believe and it is more blessed to give than to receive. Maraming salamat. Kaya ubos ang backbook mo. Kaya. Ako po si Ruel Mingyola at ako rin po ang nagpatibok sa puso ni Edo Manzano. Tawagin niyo lang po ko sa pangalan Miss Cherry Pie Picache. May kasabihan po tayo, ang taong nagigipit sa ukay-ukay kumakapit. A person without an ambition is like a rolling stone without a destination. Maayong ugma sa indong gabos, or should I say good morning, ladies and gentlemen? My name is Boss Rodolfo sa umaga, Precious Paula Nicole sa gabi, at niniwala po ako sa kasabihan na... Kaya mo yan. Sabihin. Ano pa sabihin? Time is gold. Ay, hindi na lang. Time is gold, opa. Tsaka life is precious. Yan. Yeah. Totoo yan. Precious, di ba? Alam mo naman, ayaw na mga precious diamond girls natin ngayon, di ba? O, dapat ipamper natin sila. Yes, Mama Maria, dahil happy pride. At totoo namang deserve the deserve na yun. Deserve nila yon. Kaya, pamper day today. Happy Pride! Hi guys, welcome to my vlog. Vlog ko! Ang laki ng ulo! Ang mahihirapan ito ilabas! Ano po yung service na pupunta sa akin? Ibo-vulcanize daw. Ano pa fi, ano pa flu, o oh, diba? Kamusta naman Boss Rodolfo? Ako ayun, ay hindi ba? Siyempre precious. At ang mga golden girls, ayan. Kamusta naman kayo? Okay naman po, at least kahit paano po, after all the pandemic, nakaraos naman. And of course, we're very very proud kasi without Precious also, kasi madalas po siya mag-tribute sa amin. Malaking bagay, katulong pa rin sa Golden Gays kahit paano. Mm-mm. Sana laging may Precious kagaya niya, di ba? Kaya nga Precious is the name. Super Precious. Habang tumatanda, lalong nagiging okay. Lalo na nung maging member ako ng Golden Gays. Halos kinalimutan ko na lahat. Nawala yung stress. Masaya sa grupo namin Walang stress. Kaposa mo ang mga kasama mo. Araw-araw tumatawa kayo. Araw-araw naglalambingan, nag-aaway. Ando na lahat pero pagdating ng at the end of the day, kami-kami pa rin magkakasama. Correct advice. Ako po, sobrang grateful po ako kasi aside from winning Drag Race Philippines, yun nga po, nabuo ko na po yung
paunti-unti yung Precious Foundation na isa po yan sa mga advocacies ko, yung tulungan po sila. Kasi nung nakita ko po sila 13 years ago, nung nagsistart pa lang din po ako mag-drag, parang ang gaan-gaan lang ng araw nila, parang lagi sila nakangiti. Tapos nalaman ko po yung sitwasyon nila na magkakasama sila sa isang bahay. Actually, ngayon po, apartment na nawala na po yung bahay ng Golden Gaze. Kaya po, isa po yun sa mga gusto naming tulungan na huwag na po sila mag-rent. Kasi po, situation po nila ngayon, medyo hindi po okay. Sa katunayan po, meron po akong show sa July 9. Pwede po mag-promote agad? Kahit pwede, talaga, pwede, ano. Pwede. Yun po, sa July 9 po, The Golden Journey 2. Kasi po, yun po ay fundraising event for all the Golden Lolas. Sa O-Bar po yun. Ando po yung inyong inaanak ni si Elver, si Elvira. Sana po makapunta po kayo. Mamalay mo, hindi mo masabi. Alam mo naman ako. Yun po, yun. Bakit hindi mo subukan? Yes. Para maibigan. Po, nagbebenta po ako ng merch. Ayan. Ay, oo. Ayan, naganda ako. Yun po. Tsaka profits din po nito na pupunta rin po sa Golden Lolas. Yes. Binabenta po ng mga merch. Bili po kayo ng merch. Hindi common itong ganitong klaseng bakla. Di ba? Kakaiba. Hindi niya, meron kasi bakla. Eh, siyempre, unahin mo na yung sarili niya or something. Pero itong batang to, parang ako. Huli na ako, kayo na muna. Ganon siya. Tuloy mo yun, anak. Ang paganda yan. Past tense naman ang pag-usapan natin. Good. Ayan na. Kwentuhan niyo ako about sa mga love stories niyo. Ayan. I never fell in love with a Filipino. Ever since nag-Japan ako, I fell in love with the Japanese guy talaga. Worth it ba? Masasabi ko worth it, pero wala pa lang forever. Kasi that time, 6 months ng contract ko, kaya lang, nakilala ko siya, na-met ko siya, tinay ko mag-overstay because of him, dahil sa gusto ko siya makasama. Yung mahal na mahal ko siya. Halos iiyakan ko siya minsan. Nag-inartive pa ako dahil feeling ko girl ako. Oo, siyempre. Pero nung hindi alam, ganun ang dating ko, di ba? Ite-transfer na ako at night. Hanggang sa ma-catch up ako, mahuli ako. Naiiyak na ako nung time na yun, nahuli na ako. Alam ko na ito. Dinadalaw na lang niya ako. Last dalaw niya sa akin. Sabi ko sa kanya, pag halimbawa makabalik ako ng Japan, can we just be a good friend or best friend? Hindi siya kumikibunan. Sabi niya, ayoko. Lahat ng mga sinabi niya, kinain niya rin. Corrected ba? Matapos niya akong pagsawaan. Parang gano'n. Diba? Ano pa magagawa ako? Diba? Di umuwi na lang akong luhaan. Kaya doon ko na na-realize, wala pa lang forever. Now and later, yun lang alam mo. Pero yung forever, mahirap yun. Diba? Kasi kaya mo ibigay yun. Hindi niya kaya. Nagpaaral ako ng dalawang lalaki. Una, nagtapos ng radiologist. Nagpunta siya ng ibang bansa ng Canada. Ang lola mo, nilak sa Facebook. Kasi hindi tumigil. Hindi, kasi nga, sabi natin hanggat buhay ka, umibig ka uli. Oo. So ngayon, nakatagpo na naman akong lalaking. Pinaaral ko na naman. Siya napunta ng Singapore. Pagkatapos na-absorb doon sa Singapore ng isang restaurant, Indian restaurant doon, nung nagkaroon ng stable ng trabaho doon sa Singapore, binlock na rin ako sa Facebook. Kaya sabi ko ng gano'n, hindi maganda, wala talagang forever. So ngayon sabi nga sa akin, pagka anong masasabi mo doon sa tinulungan mo mga lalaki, sabi ko, okay lang, ang importante, nakatulong ako. At pag tumulong ka, don't expect in return. Yes. Lalo na kami, medyo may edad na, so sensitive na. Sensitive. Alam ko yan. Hindi tayo nagkakala yun ang nararamdaman. Unblock ko na po siya sa Facebook. Ako po yung galing sa Singapore. Mahirap bang ngayon na member kayo ng ano? LGBTQIA+. Yun na nga eh. Yung plus na lang. Paano kayo nakakahanap ng love? Actually, when it comes to love, hindi na namin masyadong iniintindihan magka-boyfriend-boyfriend. Siyempre ako sa edad ko, 68 na ako eh. Pinagdaanan ko ng lahat yun. Pag-present pa ba ako eh, alam ko nang masasaktan ako sa bandang huli. Ang iniintindi lang namin, yung love sa aming samahan. Mm-hmm. Yung sisterhood namin ang lagi namin inaasikaso. Wala nang iba. Kasi ano pa bang gagawin namin kung hindi magmahalan? Sinimulan natin mabuhay dahil sa love, so tatapusin natin ang buhay
pagmamahal pa rin. Oo. Ay, ikaw naman! Sa katayuan natin, hindi nating mano na may in love ka. Talagang ang love kasi isa yan sa ano natin sa buhay. Pero sa ngayon, siyempre pag may edad na, pero pag nakakakita ka pa rin ano, nagkakakras ka pa rin. Mm. Diba? Siyempre. May jowa ka. 60 ka na. Oh, 60. So nakuha mo na yung ganon. Yung senior card po. Nakakatuwang isipin na wala talagang edad ang love. Yes. Wala sa edad. Dumadating kasi parang ano, maglanakaw sa gabi, di ba? Oo, maglanakaw sa gabi. Yun, andun yung thrill kasi. Apa. The thrill is there. Anna, kamusta naman ang love life mo? Ako po? Ikaw! May love life ka ba ngayon? Meron po. Aba, kaya naman pala. Ah, hindi po siya super. Mas matanda na po sa jowa ng mga challenge. Mag-6 months pa lang po kami. Aba? Aba. Actually, opo, hindi naman po talaga ako naghanap ng love before. Kasi nung pandemic, single ako. Nung nag-lockdown, sabi ko nga, nung sumali pa ako sa Drag Race, ayoko muna mag-jowa, ayoko muna mag-love. Parang sabi ko, distraction siya eh. Makakasagabal siya sa pagtulong mo sa kanila. Opo, ayun po, happy naman po kami kasi mabait na tao po yung naging boyfriend ko. Hindi tayo sure dyan. Confirm po. Opo, mabait po talaga. Tsaka ano, bibigay mo sa kanya ang mga, ganito ang nangyari, ganito ang mangyayari. Opo. At ito, favorite project ko to. Opo. Ganito, sabihin mo na kalaglamaga, dala mga lola mo, kawawa. Opo. Ngayon, ang thrill nila nakikita eh, di ba? Tayo mga nagtatago sa dilim. Mm-hmm. Mga mga nakabelo. Di ba? Pero ano, asahan mo din sa may guardhouse naman mulo ko din nakabelo. Dalawa kayong tatanungin ko, ha? Ano ang difference ng love life ngayon sa love life noon? Mas vocal, mas hindi na po siya itinatago. Like what you said, boy, hindi na siya bago ngayon. Sa panahon ngayon, kumbaga, kahit saan ka naman tumingin ka, saka magpunta, hindi na po dinidiscriminate yung dalawang lalaking magkasama at magjowa. Dati po kasi, I heard na parang hindi daw po talaga siya ganun ka-welcome sa mga tao. So I think yan po yung isa sa mga difference and mas ano ngayon, mas makulay. Mas masaya na kasi mas marami po yung nag-celebrate. Ang love kasi noon, ewan ko daya, kasi wala mo na akong naging karelasyon ng Pilipino. Pero paano yan eh, yung medyo pasimple lang ang dating yan eh. Ang mga relasyon, patago ika nga, diba? Bakit matinatago? Bakit nga matinatago? Eh, hindi pa nga kasi masyadong, kumbaga sa ano, mayroon pa rin tolerance at time. Kasi iba ang ano, iba ang panahon noon ng early 70s. Noon kasi pagka medyo may beki sa loob ng pamilya, tinatago, kinahiliya. Correct din ba? Actually, hanggang ngayon, pinaglalaban natin na kung accept na tayo. Or noong araw nga, pag sinasabi ko nga sa mother ko, mami, parang gusto ko magka-boyfriend. Paano kung may mag-ligo sa akin? Ay! Sabi ng nanay ko, bawal yan. Magbasa ka ng Biblia na. Oh, yun. Diyos ko, eh, paano na lang halimbawa kung yan ang ibig, di ba, nai? Diyos ko. Mas lalo ko yata yung pagbabawal. Oh. No! Lalo na kung ang tatay mo, ano, pulis, di ba? Nako. Kaya kailangan eh. Bugbog sarado ka. Baka ilubog ka sa ano, sa drum na may tubig. Pa-aminig. Ang ganun. Itatay mo ganun. 14 years old ako, kinausap po ako ng lolo ko noon na. Kasi po, Rodolfo po yung pangalan ko kasi siya yung first. Uh-oh. Ako po the second. Tapos sinabi niya po sa akin, tinanong niya po ako talaga, sabi niya, bakla ka ba? Sabi ko, hindi po. Kasi siya, natakot po ako eh. So, hindi po ako umamin. Sabi niya, buti na lang. Kasi kung bakla ka, magpalit ka ng pangalan mo, hindi ko na papagamit sa yung pangalan ko. O baga, inabot ko rin po yung ganun na situation before na parang, opo, yung sa school, ako po hindi po talaga ako naging out sa school ko nung high school and elementary kasi takot po akong mabully. Kasi po, nakikita ko eh, meron po ako mga classmates na medyo feminine na nabubully po sila ng mga classmates na lalaki. So ang ginagawa ko po, hindi po ako nag-out, yung behave lang ako, kumbaga hindi ako nagpapakita ng kahit anong kabadingan, kumbaga. Kasi natakot po ako na ma-judge and ma-discriminate.
nakakaano eh, nakakababa ng pagkatao, opo, di ba? Opo. Nakaranas mismo ako sa tiyuhin ko. Nag-iwalay niya yung father mother ko. Naging working hard yung aking mother. Iniiwan niya ako doon sa uncle ko, sa kapatid, kapatid ng mother ko. Kahit na tinuturuan ako magbasa, magsulat, may kasamang gulpe. Magkamali lang ako, pak! May palo ka agad. Eh, ang sakit yung pamalong ginagaan sa akin. Tapos so, utusan ako magigib ng, ano, ng poso, kasi may poso sa labas. O magigib mo ng tubig doon. Punuin mo yan ha, dalian mo. Ganun siya. Gusto niya mabilis ako kumilos. Eh syempre, girl ako, mabagal ako, slow ako kumilos. Akala niya siguro, mabakla-bakla lang ako. Noong time na yun, halos sinturon pang ginagamit sa katawan ko. Yes, that's true. Totoo. Tapos, eto na, ayoko na umiyak. To make the short story, nakita kami sa Japan. Nung nag-overstay nga ako, dahil meron siyang anak na babae na kapag-asawa ng Hapon. Nakita niya yung itsura ko, pagka-diyosa ko. Sabi niya sa akin, ay, talaga palang binabae ang pamangkin ko. Sabi niya, pasensya ka na sa akin ha, sa mga nagawa ko. Sabi, hindi ako nagtanim ng galit. Tama. Inay. Hindi ako nag... ayan na. Nag-sorry naman siya sa akin. Pero hindi ako nagtanim ng galit. Hindi ako nagdamdam. Kasi syempre, kahit anong mangyari, tiyuhin ko yun eh. Yung sakit, yung respeto. Habig sa'yo, mapayakit. Ako naman. Pasensya na po na. Okay lang. Kasi pag naalala ko yung time na yun, talaga super grabe yung ang na-experience ko. Oh. Yung pagka-homophobic niya. Oo. Oh. Grabe. Nakatanim yun sa ano. Okay na po. Oo, oh, yan. Hinga ng malalim. Yung experience ko talaga. At saka tayo, matibay tayo eh. Katulad ko, lima kaming magkakapatid. Ang tatay ko, militar. Ang gusto ng tatay ko, sumunod ako. Ay! Malis ako ng bahay. Namuhay ako mag-isa. Nag-janitor ako. Layo-layo ng pinanggalingan ko, Kantilan, province of Surigao del Sur. Malapit kami sa Siargao. Punta tayo doon bukas. Agad-agad. Ang bilis ah. Agad-agad. Hanggang sa nakapag-Japan, nakapag-sulat sa dyaryo. Dati po akong movie reporter nung araw. Nung ano, tinanggap na ako ng father ko. Nung sakitin na siya, pinuntahan ako ng nanay. Sabi na sa akin, umuwi ka na ng bahay. Ang tatay mo masakitin na. Ngayon sabi ko hanggang sa mother ko, na hindi ako uuwi hanggat hindi niya ako tinanggap kung ano ako. At kung uwi man ako, may dala akong lalaki. Umuwi ka na, isama mo yung lalaki. Oh. Na-accept niya ako kung ano ako. Alam kong ang mga bakla ay kalakal is life rin, di ba? Ganon. Kamusta naman ang pagiging drag queen mo, anak? Actually, nag-start din po ako sa wala akong TF. Ay, nung, mga ganon. Nung nagsisimula ako kasi backup dancer po ako ng mga drag queens sa isang bar sa Cubao. And then, after 2 years, nag-decide po akong mag-shift ng pagiging drag queen. Kaso nung nag-start po ako, yung bar na pinasukan ko, wala na pong available slot for me. Sabi ko lang po, pwede po ba akong kahit sa tip lang ako kukuha ng TF? So hindi po talaga siya madali nung nagsisimula ako. Unlike ngayon sa mga bagong generation din. Oh, sila pa yung open arms. Opo, opo. Kasi talagang ang minsan na-uwi ko lang din po 150, 200. Eh sa Ortigas po 'yon. Umuwi pa ako sa Marikina. So ang taxi ko po 150 papunta, 150 pabalik. Abonado pa po ako. Oo, 300. Opo, mahirap din po talaga. Nag-start lang po siya magbago mga after 1 year pa. Grabe po, nag-show po ako dati sa Malate, Las Piñas, sa Mandaluyong, sa QC. Isang araw po 'yon. Isang gabi lang po siya. Kaya din po siya talaga. Lagare, hindi rin po siya naging madali. Kaya po nung nag-start na po siyang gumaan-gaan kasi dahil na rin po sa mga TV shows na feature po yung mga drag queens na katulad namin. Salamat na lang, may ganun. Opo. Sobrang laki po talaga ng naitulong at naiangat. Anong nangyari pala after mo manalo sa Drag Race Philippines? Ayun po, nilagyan po ako ng corona sa ulo. Pero baktera yan? Pero po, meron po, may cash prize po. May magkano ang cash prize? 1M po. Ay, mayaman na siya. Life-changing po talaga kasi ako po ngayon sa mga special events po ako nagsushow. Tsaka yung rate po namin, ang laki na rin po ng difference. Kagaya po ngayon, meron po kaming TV show sa I1TFC. Kasama ko po sila Mama Rico at si Mama Paro. Opo, yun po, isa po yung isa sa mga nakakatuwa kasi hindi na lang kami sa bars mapapanood.
Ngayon po, pinapalabas ngayon yung Drag You and Me sa I1 TFC every Friday, 8 p.m. po. Kapag-promote pa ako. Kapag-promote pa, di ba? Kamusta naman ang buhay artista ngayon? Ay, oh my gosh. Hindi ko po, hindi ko po rin nag-sink in. Hindi po ako, ako po promise. Tulad po, for example po, kagabi nasa O-bar ako, tapos yung mga tao parang nagpapapicture po sila pumupunta sa table namin. Kahit po ako ngayon, nagugulat pa rin eh. Hindi po siya nag-sink in sa akin. Pero kanina po nung pumasok po ako dito, naalala ko yung itsura ko nung nakita ko po kayo. Ganun po yung itsura nila kagabi. Parang, kasi, oh my God! Kasi papamatay po talaga ako para sa idol ko. Kasi idol na idol ko po kayo talaga. Oh, kayo po ayan. Ni Ate Raj, yung pinaka, nasa pedestal po talaga kayo ng aming mga kanununuan. opo. Si Nang Maria naman talaga ang original. Opo. And ako, Diyos ko. Mga Becky, yan ang ako. Opo, kayo na nga po gusto ko magpasampal po sa inyo talaga. Mga 28 or 29 ikaw times. Ikaw ang pinaka-original. As in, ako po, pwede po ako magtanong. Kayo po, kamusta po ba yung buhay artista po? Until now, na ngayon po, kayo po ay... talaga namang hanggang ngayon kami po ako nasa starstruck pa rin po ako talaga sa inyo. Promise. And then 52 years na ako sa industry. Pag may trabaho ka, mahalin mo, respetuhin mo, dapat dedicated ka. Kasi mamahalin ka rin balik. Huwag ibibigay sa mga menchu ang ena. Ako! Yan ang huwag. Ano magiging advice mo sa mga lola at tinang mo? Nakakarinig na po ako ng stories nila na nangyari before. Sana po mas careful na tayo ngayon sa mga taong pagkakatiwalaan natin. Like, surround yourself with people na talagang nagmamahal at talagang nagki-care po para sa inyo. Kasi marami pong opportunista. Marami pong opportunista, marami pong... pero kahit marami pong opportunista, mas marami po yung tao na naniniwala sa talento natin. Mas naiiniwala po sa heart natin, sa pagmamahal natin na kayang ibigay. Kaya just enjoy po the journey. Kasi mas marami pa pong mangyayari sa mga susunod na araw. Tinutulungan mo sila, tuwan-tuwa sila dahil nandyan ka. Huwag mo silang iiwan. Oo, wag ha. O mga bakla, nataypan niyo ba ang pamper day niyo? Yes naman, yes. Ay, diba? Napakadakilang araw. Lalo na ngayon, pagpa-Pride Month, diba? Kailangan natin maging colorful ang ating mga life. Yes. Yes. Ito talagang makulay. Tignan mo naman. Para sa akin, happy Pride sa lahat. Lalo na sa'yo, Ate Maria. Diba? Mayroon pa yung hasang niyo. Hasang niyo, diba? Iba kang mukha ko ngayon. Mag-glow! Oo! Caridad Sanchez! Hindi mo nga ako, Gardo Bersosa. Eh, dumagdag pa si SPO1. Kamukha ko yung simetring David. Ito. Naging Edwin Manzano daw. Happy Pride, everyone! Happy Pride! And thanks to Glow Girl Beauty Studio. Yes! Dahil sa kanila yan. Thank you. Diba? Bongga talaga ang Glow Girl. Sana po magkaroon po tayo ng chance magkatrabaho po ulit. Ay, oo. Dahil gusto ko po talaga magpasapak sa inyo. Sa mga viewers niyo po na nanonood, maraming ako po si Precious po, Nicole, maraming salamat po sa pag-welcome sa amin yung channel. Always be happy. Kasi ako, ang claim to fame ko palagi, never a dull moment with the Badings. Lagi silang nandyan. Pag nandyan sila, tawang-tawa na ako, wala pa silang sinasabi. Alam niyo na ang lahat na nandito sa ilalim, alam niyo na ang gagawin ninyo, hindi ba? Kaya maraming salamashte sa inyong lahat. Master. I will free! And the flu! Maraming salamat!